Nandito po ako noong November 8 last year nang tumama po ang typhoon na pinakamalakas na typhoon sa buong mundo ever recorded. Natanggal yung bubong namin, tapos rumaragasan yung tubig, tapos gumano na lang ako, tapos sabay sabi, kung time ko na ngayon, Lord, ikaw nang bahala sa akin, Lord. There's a big question in myself that how can we rise again? So it's a big damage and it seems to feel that very, very hopeless. Papasalamatan at Ginoo nga, iya pa kami gintagahin. Ikaduha nga kinabuhi. Kaya nawarayan ko na ko yung usang anak, Yolanda. 15 sa aming membro ay namatay. Nangyari yung Yolanda, mga 70% ng membro dito ay nagkahiwalay. Hopeless talaga. At hindi mo alam kung saan ka kukuha ng tulong. Akita ko rin po na talagang uhaw na uhaw po sila sa salita ng Diyos, sa kanilang mga puso, kanilang isipan. Pero para sa akin, bilang lingkod ng Diyos, ako ay nanatili hanggat mayroong dalawa, tatlo na natitira nitong membro, hindi ito may iwanan. Unti-unti namin binabangon yung simbahan. Nakikita nilang binabangon yung simbahan, unti-unti ginagawa, pinagtutulong-tulungan. Marami na nagsisimba. Nag-increase ang church, more than 100% nag-increase yung attendance. Hindi na magkasya, nahihirapan kami. Napukaw ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga damdamin na lumapit sa Panginoon. Yung buhay namin na bago. Hindi na kami nag-iinom, hindi na kami pupunta ng sugalan. Naitulong po Amon Han, Nininga Church, nakilala naman ang Ginoo. Nagpupunta ako dito linggo-linggo. Makakabiling ko lang yung mga kapatid ko kay Kristo. We take advantage of the openness of the gospel sa mga tao. Maraming cell groups ang nangyari. Yung mga leader namin, lumakas yung faith nila. Ito'y naging gathering ng mga taong naghahanap sa Panginoon. Until now, dapat ang church magiging tool. Kung ang tao ay nasa pangangailangan, nandoon yung church, lalo na yung mga leaders. Malaking pagpapasalamat namin sa lahat ng tumulong. Dahil sa inyo po, malaki na yung simbahan namin at saka maganda. Salamat po sa Rebuilding Together na nakatulong po, tumulong sa church na ito para mabalik ang ating pong simbahan. Akala namin walang tutulong, pero nakita namin hindi kami pinabayaan ni Lord. We believe that there's still more that God will going to do in this town. Magpapatuloy kami sa pagme-ministry hanggang bumalik si Lord. Rebuilding together. Rebuilding together. Rebuilding together. Pagbangon otro. Rebuilding together. Rebuilding together. Ibango naton pag otro. Rebuilding together. Rebuilding together. Last November, this area, much of the central Philippines, was slammed by the largest typhoon ever recorded in history. The Assemblies of God, through its mission family and strong national church leadership, responded to the need. After the initial relief efforts, the U.S. Assemblies of God generously answered the call to rebuild together here in the Philippines. At this point, over 80 churches have been completely rebuilt or are in the process of rebuilding. Since the typhoon, we've seen churches in this area double and triple in size. Because you cared, thousands of people have been added to the kingdom of God. Rebuilding together not only rebuilt churches, it also rebuilt lives. You saw the need and answered. You are part of God's story, a story of God's provision here in the Philippines. Thank you so much.